humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko. So, at ito ang Agree Ako Dyan. Kasama ko po ngayong araw si Doc Sosie De Leon at si Casendo o Rosendo So, Chairman ng SINAG, Samahan ng Industriya at Agrikultura. Casendo. Yeah. Doc Sosie, kumusta? Magandang araw sa lahat. Magandang araw sa iyo, Manong Sendo. Tuloy natin ngayon, tuloy natin ang topic ng kambing. Syempre. Paano natin i-market 'yan? Oh, na-excite ako doon kay kasi ang haba ng usapan natin, kailangan mabenta na natin 'to. Oo nga. Walang problema sa marketing. Opo, kailangan malaman din natin yan. Siyempre, kung ikaw magne-negosyo, paano mo ba ibebenta ang produkto mo? Mainam alam po. Mo, Sendong, sa Pangasinan, walang problema eh. Kasi lahat ng Ilocano, lahat ng Ang ganyan tarlak palagay ko eh. Talagang goat eater kayo. Yeah. Goat buster kayo eh. Goat buster. Bakit? Bakit kaya? Any guess kung bakit ang nasa north ng Luzon ay more on goat? Siyempre, accepted talaga. Bakit ganun? Eh, siguro, mainit magmahal yung mga taga-norte. Kaya, dapat yung kinakain mainit din, di ba? Parang Valentine's Day yan na. Hindi All Saints Day, ha? Hindi. Buti hindi nauubos sa Manong Sendo. Buti hindi nauubos ang kambing diyan sa northern part of Luzon. Talagang malakas kayong sumi kahit pumunta ka ng Baguio on the way. Makita mo kambingan, hindi ba? Alam mo yung pumunta ka sa field ngayon, dun sa mga taniman. Hindi na yung baka o kalabaw ang nakikita natin eh. Ang nakikita natin, kambing. Kambing. Yun ang dinadala ng mga may alagang kambing doon sa area ng Palayan kung tapos na yung harvest. So nakikita natin na talagang massive yung kambing doon sa mga field ngayon compared doon sa yung kalabaw mabibilang mo eh. Pero yung kambing. Kaya nga, 'di ba? Ang kambingan, grabe. Kasi sabi niyo nga doc kahit ano kinakain ng kambing, pero yun yung dapat nating ingatan. Kasi, syempre, ang dami nga nating na-discuss ng mga sakit ng mga nakaraang araw na pwede nilang makuha. At sabi nga ni Dr. George, sensitive ang ating mga alagang kambing. Natuwa ako, doc, nung pinaliwanag niya na yung sa goat house. Okay. Ngayon ko lang po nalaman na hindi pala pwede doon sa concrete. Ngayon ko lang din po nalaman na hindi, pala siya, yung talagang hindi siya pwede yung naka-close. Kailangan pala well-ventilated para mas maganda ang pagpapalaki ng ating mga alagang kambing. Yun yung mga akala mo, alam mo na, pero hindi pala, di ba? Tama. Maganda't na naimbitahan uli natin. At napaunlakan na naman tayo ni Dean. Si Dr. George tungkol diyan siguro ituloy na natin para masagad natin ang kaalaman na nabibigay ni Dr. George. Sige po. Yan po sa pagbabalik po yan ng Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Napag-usapan po namin. Makakasama po natin ulit si Doc George. Ito po ang ating part 3 sa series ng ating Usapang Kambing. Ayan, Doc George Villamil, welcome po sa aming show muli. Ayan, nakasama namin kayo. Maraming salamat po.
Salamat, Doc. At like, alam kong busy kayo, pero nandito kayo para tumulong sa ating mga magsasaka about goat racing. Salamat, salamat. Yeah, lalo rin sa amin, Doc, dito sa North, kailangan ka talaga. Kasi ang daming nag-aalaga dito sa North ng goat. Totoo po yan. Doc, ito, mabilis ng tanong kasi napag-usapan na natin kung paano yung nag-overview na tayo. Napag-usapan na natin yung mga resa-resa, ano yung mga kailangan. Napag-usapan na natin yung housing, yung breeding ngayon. Bentahan na tayo, Doc. Doc, magkano ba ang kambing ngayon? From what I know, dito sa amin sa Magalang and my conversation with traders, yung farm gate prices at the range ng 158 excuse me to 180 depende sa klase ng goat na binibili nila, but the thing is nangyayari dito, well, I'm talking of the my area dito sa Pampanga and some parts of Tarlac at saka yung nakakasalamuha ko, it raised from, yun nga, 158 to 180, 190, ganun. Dito sa area ko, yung goat marketing undergoes, I think, about 5 chains ba. Yung producer, yung livestock trader, yung mga middleman, yung butcher, mga specialty restaurants, and then lastly yung consumer. So yung mga 5 chains nila. 5 chains, I mean, ng marketing ng kambing. However, may mga maraming mga goat racers that are also engaged in selling their goats directly to consumers. At yun ito yung mga buhay, Doc, buhay na kambing. Yes, buhay as well as yung slaughtered na, slaughtered meat goats. Before the pandemic, kapag dito sa province namin, pagka panahon ng Kapaskuhan at saka summer wherein ang daming mga OFWs na nagbabakasyon, kikita mo yung mga tricycle na may nakasabit. Tinatag natin parang kolong-kolong, may mga nakasabit na kambing, dinideliver sa mga bahay ng mga OFWs. Okay? So, nasa pagkakas, I mean, in my own thinking, palagay ko that helps the economy kasi parang nakikita very robust yung marketing ng kambing. Nowadays, however, well, just like in the other sectors ng economy, medyo parang nag-slow down sila. Bumagal, ano? Bumagal. Although, makikita mo pa rin, especially dito sa lugar ko wherein there are plenty of, especially sa bayan ng Magalang kasi, ando doon yung regional training center ng PNP, wherein, karamihan sa kanila ay from the north, mga Ilocano, mga Pangasinense, okay? Na nakapag-asawa ng mga taga-Magalang, Kapampangan. Eh, sa assessment ko nga lang eh, mas malakas pang kumain ngayon ng kambing, karin ng kambing, ang mga Kapampangan. At yan ay isang indikasyon na kikita ko na ang ganda ng marketing at ng goat-based marketing ng economy natin. Kagaya ng manok, yung kambing, parang walang na-aksay eh. Opo. Di ba? Sa mga party niya. Gatas, tapos. Oo. Doc, ano ba ginagawa dun sa mga horn? Oo, yung mga sungay. Mga sungay. Anong, may silbi ba yun pagkatapos makakatay? Yung minsan may nakita ako na namimili, pupunta sa my slaughterhouse, namumulekta ng horn ng kalabaw, horn ng kambing, tapos tinanong ko kung anong ginagawa nila. Ito po ay parang
tinutunan nila tapos nagiging part ng ginagawa nila. Tawag nito, yung rugby o yung gelatin. Ah, okay. Gelatin. Yun. Ah, pampa dikit po, tama ba yes. ako? Pandikit, yes. Yan. Ginagamit nila. But it undergoes one extreme heating ba para matunaw. Tapos but hindi lang hindi yung purong ginagamit nila, meron silang inihalo mga chemicals, hindi ko lang alam. Okay? So gaya nga ng manok, wala nang sasayang. Ang manok yung balahibo eh, ginagawang Peter Mill eh, di ba? Mm-hmm. Di ba, yes. Doc Sosie? Yes, yes. Ginagamit sa pakain. Yes. Ng manok. E ganun din, palagi pati yung mga hoof. Kasi pag inislaughter ang kambing, binabot sa mahinit at tubit yung mga paa, naalis yung pan eh. Yung hoof. Apo. Hooves. So, palagi kasama yon. Kasi dito sa may, alam nito, sa Angeles City, merong taga Kapas Tarlac na may karindiriya doon. Kanya, kambingan. Doon halos pumupunta yung mga, kung eh, yung mga nag-o-order ng meat, ng slaughter goat. So, halos walang tatapon sa tingin ko. Mm. Sa ilang bituka. Doc, sinasabi mo parang walang tapon, ano ha? Pero, di ba pag nagkatay, may mawawala niyan eh. Anong shrinkage percent niya? Let's say, in the first place, ilang kilo ba yung slaughter weight? At pag dinres mo, anong magiging timbang niya? At saka yung nagkakatay, nagkakayas, tinatago, supplete ba? Pagkano naman ang bayad doon? Okay. Ang dressing percentage, average dressing percentage ng goats is at the range ng 40 to 45%. So basically parang yun lang makukuha mo. But then, kone, hindi ito kagaya ng manok dahil yung balat, e part yun ng pagkakadress ng kambing eh. Di ba ginagawang kilawin yan? Kilawin. In fact, pati yung ulo eh, tanggalin lang yung horn, eh kasama doon sa dressed kone. Eh. Kaya it may go as high as 45 to 48%. Correct me if I'm wrong, but yun ang base ng estimate ko pagka ako eh pagkikisalamuha sa mga gold traders. So yun ang makukuha nila. Now, yung tanong mo sir, ng magkano ba binabayad sa mga trabahador? Well, pag ito ay kinatay sa slaughterhouse ng munisipyo or ng city, may pinapalo silang mga payment rate, okay, na binabayad ng mga slaughter, or kung sila ay empleyado ng munisipyo or ng city LGU, eh they are paid to sa rated scale ng salary nila. I'm not really very confident to say kung magkano ang pinagbabayad nila. May instances na kagaya sa mga baboy na inislaughter sa mga slaughterhouses, merong certain part ng kambing na kinukuha itong mga nag-slaughter. Okay? Ang husay nila, tatalim kasi ng kanilang mga knives, butchering knives. At kung mag-slaughter sila halimbawa ng 10, eh, makakakolekto sila ng, I would say, 1 kilo ng parts sa balat, yung inibiserate nila. Or yung iba naman sa bituka, you know. Wala pa akong nakitang documented effort kung magkano talaga yung pan. Well, I would appreciate kung i-share mo sa akin if you're in knowledge about yung payment sa mga nagkakatay ng mga kambing. Kasi ano eh, dito sa North, no, nakikita ko, no, yung mga slaughter parang ginagawa dun sa, minsan sa tabi ng kalsada, may nagbebenta eh. So I think sa bahay yata in-slaughter yan. No? Yung pagkain pala, yung ulo, yung sinampalukan, di ba? Yun, sarap yun. So,
Walang lahat yun. Inaano, pati yung bata, hindi sila kain yun. Mm-hmm. Yung tenga, yung ano, yun. Very popular yun dito. Tapos yung intestine naman, yung kiniktot. Kiniktot. Hindi yung tinatakot yung ano, yung kambing. Hindi, ito is yung intestine naman. Ah, okay po. Na yung iba ginagawang itong kiniktot, meron ito sa part of hindi lahat gumagawa niyan I think sa Pusorobio nakita ko Pangasinan, no, pero the rest of yung mga municipality rito konting hindi masyadong gumagawa ng yung klaseng kiniktot na sinasabi natin. So marami talang recipe na pwedeng gawin ang kampi. Correct. Inutom mo lang kami kasendo. Emi, ikaw ba? ikaw ba, Emi? Sa kababaihan ba, accepted ang kumain ng kambing? At kung kumakain ka ng kambing, anong favorite mo, Emi? Ayan, Doc. Siguro ma-accepted. Kasi yun sa, di ba sabi nyo, maanggo? Parang depende din dun sa nagluluto eh. Kasi dito sa Nabaysiha, hindi mo malalasahan yung anggo. Ganun sila. Kaya sa amin, mapababae, mapalalaki, mahilig kumain ng kambing. At kung anong putahe po yung gusto ko, kaldereta to. Kaldereta. Kaldereta. Kaldereta, yan tayo. Dapat mamasyal ka rito, Emi, at papakain ka sa papakain kami sa iyo ng ano. Pinapaitan. Yon, masarap din yon. Doc George, may tanong po ako. Yan naman yung mga gatas. Ano, magkano naman ang mga bentahan yan? Malaki din po ba kita dyan? Kasi syempre, pag nag-alaga tayo ng kambing, hindi lang naman natin ginagawang kinakarne. Katulad ng sabi mo kahapon, meron tayong para sa dairy. So yan, paano naman po natin yan minamarket? At saka magkano po? Kasi Doc, so sinaalala mo sa baka, yung sa cattle natin, di ba? Kailangan madaling araw silang kukuha ng gatas. May oras eh. Ganon din po ba sa kambing? May oras din po ba ng paggagatas? Okay, I'll answer that by citing yung practices ng JSA Goat Farms Herona Tarlac. Yung milking routine nila is patterned after the milking routine ng baka, ng dairy cows. Okay. Meaning to say, twice a day milking. Twice a day. Okay. Gagatasan nila ng 6 a.m. Tapos susunod naman nila gagatasan ng 6 p.m. And in between, rest at feeding. If I may cite also yung experience ng mga dairy goats sa Middle East countries that have seen, you know, they follow yung, kasi ang lalaking mga kando ng mga dairy goats, especially sa Anit, saka ang Lunubian, saka yung ma-process nila, saka yung Toggenburgs. But twice a day milking, yung mga kambing na to, nagbibigay sila ng from 1.8 to 4 liters. Imagine that. 1.8 to 4 liters. But dito sa Pilipinas, yung mag-observe ako sa JSJ Goat Farm, they give only a twice a day milking. They give only 1.8 to 2.5 liters per head. Lahati. Hindi nakakaabot na 4, ano? Hindi po. 4 na litro. Considering bakit po, Doc George, bakit hindi natin mababa? Kaya? Bakit? Okay. One reason po is ang climate, yung epekto ng climate natin, humid na mainit. Pangalawa po yung kanilang nutrition. They don't have a nutritionist na talagang who is responsible for the feed formulation. Malimpakay lang sa kanila na pier, yung mga forage legumes, tapos yung mga droplets, yung mga minglings na galing sa feed mill nila. Tignan ko, tinanong ko yung kanilang foreman. Sabi, Doc, wala kaming sinusunod na kanya. Ito lang sabi na sa amin ni boss. Bawat isa
ay yung concentrate grain mix, tatanggap sila ng at least mga 2.2 pounds o magkano ilan yung sa kilo. More than a kilo, yeah. 1 kilo is 2.2 pounds, tama po ba yan? Okay, so yun lang binibigay sila. Whereas yung mga kambing na nakita ko sa Middle East, Juan, although 30 to 35% ng total ration nila ay grain concentrate, you know, they're fed on a 4%, 3 to 4% ng total body weight nila. Imagine that. They collect immediately ang kanila, wala rin dito sa Pilipinas, wala pa akong nakitang storage facilities nila sa goats. Although yung isang pinaka successful na dairy goat farmer si Dr. Tagakonsyan Naga. Okay, siya actually nagpa-pioneer ng dairy goats, but still he's not getting 3.5 liters of milk twice a day. Okay? Immediately kinukulay, pinaprocess nila. Okay? Dok, putulin kita lang ha. Sinabi mo pinaprocess nila. Mm-hmm. Yung gatas, meron bang direct lang after pasteurization, meron bang direct na bumibili niyan o pinaprocess ba sa cheese siya or anong byproduct from cheese? Okay. By processing their milk product, what I mean to say is it undergoes pasteurization, okay? And then binabattle nila yan to be sold sa mga selected supermarkets sa Angeles City, sa Tarlac City, at yung iba dinadala sa Makati. Okay? The rest pinaprocess nila into cottage cheese. Okay, so ano mga byproduct, Doc? Okay. Meron nila is fresh milk. Apa. Okay, flavored milk, yung choco milk nila. They press this into cottage cheese. At pangapat, parang dessert type. I forgot kung ang tawag nila doon. Yogurt? May yogurt po ba? Yes, yes. Yung yogurt, yung flavored yogurt nila. So yung apat, yung pinakamabili doon, yung flavored yogurt. Saka yung choco milk sa mga particularly sa mga exclusive schools, high school or elementary or prep schools. Now, ang may-ari ng goat farm ngayon, dairy farm, si Jeffrey Lim, who pioneered initially sa breeding and selling ng different imported breeds. So actually, naging president yun ng FGASPAPI, yung Federation of Goat and Sheep Raisers. Meron din siyang sheep. So, he's well-versed now sa goat farming. So, yun ang mga market nila. Pero pinakamalaking, I mean, yung mga malalaki nilang clients sa Metro Manila, St. Luke's, and Makati Med, as far as I know. Kanina nila binibenta yon. Okay? Sa St. Luke, ito ay sineserve nila sa mga bata, sa mga pediatric patients, as well as old, yung mga senior citizen. Mm-hmm. Tapos ganun din sa Makati Med. However, one of the reasons kaya ito isa sa mga pinakasikat na dairy goat project or dairy goat agribusiness, it's because of the support ng National Dairy Authority at saka ng FGASPAPI sa kanyang marketing. Yung mga minamarket na flavored milk, fresh milk, ang ito ng NDA ay galing sa kanya. So all the while, I thought na ang NDA ay nagpo-produce, nagpo-process ng goat's milk to sa kanilang mga cooperators. Well, yes, nagmamarket din sila, but mainly ang nagsusupply sa kanila yung JSJ Goat Farm. So, isa yun sa mga marketing system, marketing mode ng kanilang goat's milk product. They are also selling yung mga walk-in clients. Mm. Alright? And then sa mga supermarket ng Tarlac, dun sila. Now,
However, lately, itong pandemic, nung huli kong makausap si Jeffrey Lim. Ang ginawa niya is he has to dry lahat ng kanyang mga pregnant dairy goats. Stop muna siya kasi kaproblema siya ng marketing. But after the pandemic, I'm sure na mag-take up uli yung kanyang negosyo. He's a great inspiration sa mga small hold o mga backyard dairy goat farmers. In fact, noong kasagsagan na mabenta ang kanyang goat's milk, meron siyang mga parang paiwi system kinukolekta ng mga tao niya on a daily basis. So, yun ang prospect. Now, talking of Dr. Isa cardiologist na nagkaroon ng interest sa dairy goats. Ang modus naman niya sa kanyang marketing, him being a cardiologist physician, ginagamit niya sa kanyang mga therapeutic initiative sa kanyang mga patient, yung goat's milk. So pag nagpa-check up ka sa kanya, sa mga prescription niya, goat's milk, fresh milk. And ang claim niya, maganda rin naman ng epekto sa kanyang mga cardiac patients. But again, there needs to be a research study para substantiate yung claim niya yun. Okay? So yun ang system ng Mari. But the bulk of his milk, I think he's got about 300 to 500 dairy goats. Ang produce ng mga dairy goats ngayon ay binibenta, dinidistribute din sa mga markets sa Naga City and nearby Bicol town, Bicol cities and nearby Bicol other provinces ng Bicol. Doc, matanong ko lang, ano, balik tayo dun. Kanina nabanggit mo na yung buhay 100 something. Kung naman yung mismong karkas na, magkano naman ang bentahan sa palengke? Noong goat's milk. Karne na mismo, yes. Okay. Noong goat. At saka kung sheep naman, magkano naman? Ang sheep, para sa inyo, ang per kilogram niyan ay binibenta nila ng about 250 pesos per kilo. Goat's meat, yung prime goat's meat, yung 3 to 6 months old na mga graded, I think they ranges from 190 to 200. Mas mahal yung sheep goat. But that information was before the advent ng pandemic. So, nowadays, since na hindi ako makaspan, I can't get information. You know? But the best thing is... Kung Doc George, pinag-usapan natin yung karne. How about yung laman loob naman, let's say from the esophagus hanggang sa lahat. Dahil lahat yan, sinabi mo, kinakain eh. Magkano naman ang benta noon? Yung tawag doon eh, visceral organs eh, di ba? Separate nilang binibenta yung liver, pero yung lungs, esophagus, etc. hanggang sa kwan. Pag malinis na, well, binibenta nila ito, yung hindi pa malinis, saka malinis eh. Okay? Mm. Kasi may mga buyers, they would prefer doing the cleaning aspect themselves. Okay? Kasi nga, kukunin nila yung pampapait na nasa reticulum. Okay? Ang cost noon, if I'm not mistaken, would be at the range mga 200 plus per kilo. Okay? Sa sheep, yung mga sanay na kumakain ng at nagluluto ng kambing, ina-underprice nila yung mga visceral, yung laman loob ng sheep. Kasi mas prepared nila yung laman loob ng kambing. So, ang bilin nila is about mga 180 something. So, mas mahal ang entrails ng kambing kumpara sa sheep. Although, ang karni ng sheep, yung mutton, tsaka lamb, ay mas mahal sa meat ng kambing. Okay?
But at the moment, I'll be honest with you, hindi ko alam yung current rate ngayon ng per kilogram ng goat's meat. Ang sheep is about 250 or so. Sige, okay. Maya, marami pa tayong pag-uusapan. Puputulin ko muna, kailangan po nating mag-break. Mamaya po, marami pa po kayong pag-uusapan tungkol sa pagkakambing at kung paano ito mamamarket. At ang tanong, kikita ka ba sa pag-aalaga ng kambing? Yan po sa aming pagbabalik. Ito po ang agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Ayun, pag-uusapan natin sa lahat ng marketing na sinabi ni Doc George sa mga marketing strategies. Yan, tanong natin, Doc, kumikita ba talaga ang kambingan dito sa Pilipinas? For me, kumikita po sila if it's properly managed, kung may wastong kaalaman, and of course, kung alam nila yung kung maganda yung kanilang marketing strategy at malapit po sila sa mga lucrative markets ng goat's milk. Goat's milk as well as goat's meat. Yung mga nagkakambing po ng Tarlac as well as Pampanga and some from Bataan and Zambales, I can confidently say na kumikita po sila. But even at the start po ng, pero mostly po, yung mga nasa backyard goat raising project as well as maski po doon po sa semi-commercial, kumikita rin po sila because they are the ones supplying yung mga supermarkets, hotels, etc. Commercial goat raisers, medyo matagal po siguro ang ROI nito because of the infrastructures involved. Pero kung classified na backyard dairy goat project rin, kagaya ng mga nasa karamihan sa Batangas at Laguna, there's still opportunities for them to nakumita po. So sa akin po, kumikita ang mga nagkakambingan. Maganda po na, ayan, may assurance po galing po sa ating eksperto na pag pinasok natin ang business po ng pagkakambing ay kikita ka. Sa dami ba naman ng byproduct na sinabi ni Doc George kanina, pwede mong ipangsabon, pwede mong gatas, o tapos ulam, o kaya pulutan, ayan, di ba? Yan. Walang tapon sa kambing eh. at least, ano, ito eh, mukhang may kita, no? kaya, siguro yung expansion ng kambing, magkakaroon ng expansion itong this year up to next year. Nakikita natin na, ano, na maraming papasok sa ano pagkakambing, no? And kasi ang kambing ano eh grass pwede na. Or ilabas mo lang yung kambing, kakain lang sa labas eh. No? Mostly mga nagpapakain is ano eh groom, tapos dinadala sa isang lugar, kakain, tapos lilipat naman sa ibang area, kakain. So at least yung magpapastol ang kailangan mo. No? Mm-hmm. Ano, Doc? Anong... If I may add po kay Carosendo, in the advent po ng nangyayaring ngayon ng ASF, I have talked with a lot of pig farm owners na malalaki, dalawa po yung sa Bulacan, who wants to shift. Totally pa rin ho nila yung kanilang piggery, but they are strongly intent na to go into cattle and goat farming po, ruminant farming. Kagaya na kwento ko earlier on, meron po na po kami nakuhang about 100 hectares, although bibilin pa lamang po doon ay mga 30 to 50 hectares. Yung iba, magda-down payment sila, but basically gagawin nilang perpetual lease.
So isa po yun na nakikita ko na boon for goat racing. And then going back, dun, tulad po doon sa sinabi ko na, na dalawang big farmer sa Bulacan, na isa pong nire-recommend ko sa kanila ay yung pong goat racing, because I've seen that system po sa Vietnam and Cambodia po. Okay, wherein they, halimba, isa pong mayaman na farmer na meron siyang, say, 300, 500, 800 na nangobaka. Kung po, paiwi. Yung paiwi system po. Because nag-export po sila. Okay. Dr. George or Kasendo, dito pa sa atin, meron nagpapaiwi na may kapitalista din, may farmer about kambing. Meron na ba yan? At saka paano sharing yan? Meron po. Meron po. I won't say much about itong paiwi system, but check po ninyo yung paiwi system. Type lang nyo Google. May mga lalabas po. But, okay. But at this stage po, medyo careful po sa in dealing with them. Yeah. I'm sure may mga na... May nagloloko. May naloko. Oh, particularly po yung mga retired OFWs. Yeah. Eh, meron po akong isang tinulungan na tandang dalaga, OFW, na trabaho sa 25 years as domestic helper po sa Hong Kong. Tapos yung pera niya Nawala. Naubos din, no? Nakuwento niyo na nga. Opo, nung unang araw natin. Kawawa siya, no? Kawawa siya. Dahil yung sa kalaman, kulang siya sa kalaman, at akala niya, ganon-ganon lang, yung opo. Pinag-ipunan niya, nawala. Anyway, ito bang ating proyektong kambingan na yan? Eh, bakit ganon? May nakita ko sa Bureau of Agricultural Statistics, parang pababa eh. O dahil dumadami ang tao, kung ilang milyon na tayo, nakulang ang kambing talaga? Kung po eh, ito yung mga backyard racers na tumanda na noong kabataan nila, ay very active sila sa goat racing. However, yung mga napagtapos ng kolehiyo, yung kanilang mga anak, they don't want to go into farming now. Ganun pala yun. Ayun na po. Kagaya po na pinuntahan namin sa Tarlac, sa Pusya, sa mga successful na goat racers. Noon pa pong dekada 80 po siya nagsimula. Actually, meron po sa kambingan along MacArthur Highway. Mm-hmm. Kaso mga anak, pinakuha niya ang engineer, pinakuha niya ng agriculture. Hindi na yun yung interest. Opo, wala na po nagpatuloy dun sa kanyang... naging kwan, imbis na maging legacy eh, wala na, nawala na po, natigil na. So ang dami pong ganyan, even sa mga rice farmers. Mm-hmm. Ba? Totoo po yan, nangyayari po yan. Pagka nakagraduate yung anak, binibenta yung lupa. Ayaw ko magsaka, professional ako, ganon. Pero kaya nga po natin ginawa tong show na to is para i-engage po ulit. Hindi po ito na nag-perform ka, Doc Sosi, Kasendo, Doc George, eh, madumi, kailangan ang iyong mga palad. Hindi. Kasama yun, pero and hindi kailangan natin, no, ang food security. Yes, no? Po, yun talaga. And, diba kung wala yung mga farmers, wala na tayong kakain, lahat na lang in-import natin. Apo. Yes. Opo. Pero kung maano mo yung mga ano eh, yung mga magsasaka natin eh, maski how many years lugi sila, pero pursuing pa rin sila, gusto magtanim. No? So, kaya yung ni Doc Sosi. Kaya ano, dapat positive thinking tayo, no? Yes, tama. Oo, yung mag-isip tayo ng ano, production. Itong kambing eh, sa tingin natin eh maganda ito para sa atin
substitute muna dahil walang vaccine yung ASF, no? Opo. So, actually, Amy, Sendong at ang ating resource person, Dr. George, sabi nga, mawala na ang engineer, mawala na kahit na ano. Hindi pwede mawala ang farmer. Yes. Number one, ang mga farmer ang bayani. At kung walang farmer, walang kakainin ng mamamayan natin dito sa Pilipinas. May gusto po akong i-add. Well, I move around. At may mga nakakasalamuha po ako, especially because I do consultancy work po. Kumbue, mga science, mga anak po ng mayayaman sa Makati, may mga negosyong malalaki. Magtataka na lang po kung may message, nirefer po kayo na ginawang ganito, magkukonsulta lamang po ako, sabi niya. Gusto po mag-engage sa farming. Hmm. Ano background mo, Kako? Kung po ako, artist po ako. Ah. Ako, but teka, yung apelidong familiar eh, wala na lang ako may message na family, ano po. Bakit gusto mo pumunta sa farming? Kung po eh, mas nakikita ko pong mas makakontribute po ako sa bansa. Kung ayaw dito. Kaya nga ho, yung mga alaw ko na lupa niya sa boundary ng Nueva at Tarlac, Pangasinan. He's into, kung po, hindi po rice eh. Naging case po siya sa native chicken, tapos mga root crops, saka yung vegetables, tapos nagpatayo sa rest house. Kung na po niya, sinimulan po niya yan about 6 years ago. Hmm. Nice. Making good money. Pero yung first 3 years po niya is a Waterloo. Malaki ng nalugi niya, pero he keeps on persevering. So now he's a resident na po ng Nueva. Sana yung madagdagan yung ganun mga klaseng kabataan, ano po? Alam mo, Doc George, ngayon po, mga millennial natin, gusto talaga nila mag-engage sa ano, sa pagtatanim, sa pag-aalaga. Kasi ngayon, meron akong nakikita sa YouTube din, 24 years old, meron siyang sarili niyang manukan. Mm. Di ba? Kasi naaengganyo sila eh. Dati kasi, pagka sinabi mo na farmer, kita mo putik-putik lang. Pero ngayon, ang forma na rin ng mga farmer natin, iba na rin eh. Nag-evolve tayo lahat eh. At lalo na nalahahaluan ng technology. Kasi ngayon, dami ng innovation pagdating sa farming. Sumusunod na tayo eh. Alam mo, Amy, babalik na rin ko naman, ano? Maraming nagre-retire na naging successful at sabi nila, ay, magpa-farming, mag-weekend farming ako. Mm. Ang advice ko, no? Hindi basta weekend farming eh. Ang kaya farming, kailangan nakafocus ka dyan. Opo, tutok na natin. Actually, Waterloo ko din yan. Sabi ko, okay na ako bilang veterinaryo. Sabi ko, mag-weekend farming ako. Hmm. Eh, sige lang, nag-alaga ako ng konting manok, konting baboy, pero hindi natututukan eh. Although, I would say right now, ang farming, either livestock or halaman, ay stress reliever. Nakakatuwa. Pero dapat nakatuto ka din. Tama po. Yes. Totoo yan. Kaya nga, maganda itong ating show, pero kulang ang oras. Yun ang sabi ko. Doc George, marami pong salamat ulit. Doc Sosie, thank you, Doc George. Salamat po. Doc Sosie, Carosendo, at si Ami. Thank you. Hope to see you in person in the future. Ako, kami din po. Oo, ganun din po kami. At makakain ng kambing. Yeah. Yan. Ayan po. Alam niyo po, natutunan ko dito sa episode natin, sa isang buong series natin, kailangan po nating pag-aralan ano man yung pinapasok nating negosyo. Kailangan po meron tayong knowledge, mag-consulta tayo sa mga technicians. Ganun din po. Kailangan po natin ng tiyaga, ng sipag para po magtagumpay tayo dito. Isa pong mahabang series itong ating pinag-aralan sa pagkakambing. Isipin mo, akala mo kambing lang yan, pero yung kambing po na yan, marami po tayong gamit yan, marami po tayong pwedeng gawin at marami po tayong pwedeng kitain. At susunod po ulit, magkita-kita tayo dito sa Agree Ako Diyan.